Hello guys, I'm Angel Violet Vlogs. For this video, samot sa aking experience po ang i-share ko sa inyo. Ayan, for this video, this is a Christmas party last December 2020. Ayan, dito lang po yan sa Chayin. At dito po ay sa charts. Pinanap. So, yung mga nandyan po ay lahat Filipino. Meron man mga ilan na Chinese. Depende kung may asawang Filipina. May ma-encounter ka dyan na Chinese. Ganun. Pero lahat po yan ay mga kababayan natin. Lahat po yan ay Filipino. Ayan, for this event, nagkaroon na lang sila ng intermission. Para naman, hindi ma-board siguro yung lahat na nandyan. Maganda po yung ano nila, yung ginawa nila kasi marami po sila napasalang tao. Dahil po yan ay free. Bilang po yan sa lahat ng mga tao na pumupunta dyan. Ang dami pong food. Hindi na po yan nakikita sa video na yan. Kasi nauna ko na po ang in-upload dyan. Sa YT. Sa aking channel. So, nauna ko na pong na-upload yung iba, lalong-lalo na po yung nagsisikainan na kami. Isa po yan sa ano, sa mga naging experience ko dito sa Taiwan. Samot-sama experience kasi sa video na to, hindi lang isa, dalawa, so pinagsama-sama ko lang po siya. Hindi gaano nakita si Father, pero nandiyan po si Father. Kumanta din po dyan si, ano, si Father. Tapos marunong din siyang mag-gitara. Yan, ang dami niyang alam. Ah, si Father nga pala yun, oh. Siya yun yung mag... Ano ba ang tawag din sa ginagamit niya? Talagang ano naman siya, eh. Talagang... nakibanding din talaga siya. Alright guys, for this video is when we are in the hospital, when my Lola is in the hospital. Ayan, dito sa video na to, bali nasa hospital po ako at nasa ano po yan, Chai Hospital. So yun guys, basta nasa hospital po kami ng Chai, hindi ko na lang po i-submitin yung full name ng hospital. Bali, lumabas po ako ng room niyan kasi may bibilihin ako sa 7-Eleven. Ayan, nakalagay ng ganyan ang aking video kasi meron siyang mirror inside the elevator. Yan. Maganda po ang facility sa hospital na to. And nung una is medyo na-afraid ako dahil nga sa at the time is talagang yan yung fresh na fresh yung pandemic na kasi maraming ano, maraming cases until naman now actually. Ang hirap din na nasa hospital, promise. Mag sa atin man, mag sa ibang bansa man, mahirap. Pero sa totoo lang, mas mahirap sa atin. Diba? Guys, ang alam ko, bibili ako dyan ng almusal.
I forgot the month kung kailan ito. Itong nasa hospital kami. Basta ang alam ko, we are almost magbawan month na din ata dyan sa hospital nung naano si Lola. Nung na-confine siya kasi ang alam ko lang dahil din sa ubo-ubo niya kasi yun eh. Hindi siya pabalik-balik ba ang lagnat niya, ganun. May lagnat ngayon, mamaya hindi, may lagnat ngayon, bukas meron, ganun. Bukas meron, mamaya wala, ganun. Pabago-bago ang kanyang temperatura. Kaya in-advise nung kanyang doktor na dali na siya sa hospital. So malapit na ako dyan sa 7-Eleven. Ay, actually na ganun pala sa 7-Eleven. Wala akong na bibilihin. Talagang naglakad-lakad lang ako. Kung hindi ako nagkakamali, biscuit lang. Ay, tinapay lang ata. Binili ko dyan eh. Kasi meron din kasi guys mga tinapay sa 7-Eleven. Iba't ibang klase. Mas mahal siya. I-conferred sa regular na nagtitina ng tinapay. Like bakery. Yan, mas mahal siya. Mas mahal sa 7-Eleven. Dito 5 piso talaga ang tubo. Hindi pala ako gaano nagsasalita dyan habang naghahanap ng food sa bagay kasi ang alam ko kasi dyan meron akong nakikilala dyan na Pilipina eh. Nung una nga ata lumabas kami dyan, kung hindi ako nagkakamali lumabas kaming dalawa kaya mas lalo akong natagalan. Bumili lang ako dyan ng aking almusal. Kung hindi ako nagkakamali, yung tinapay is 25 NT. Eh, may dala na ako before. May dala na akong coffee. Nandun na sa room. So, tipid. Bread na lang binili ko dyan. Yun yung aking natatandaan. Except dito sa... Meron kasi ako nakilala eh, na nagpabili din. Indonesian siya. Alright, that is my second experience here in Thailand. Alright guys, kung nasa baba po tayo, yan po yung front view ng hospital. And kami po ay nasa 6th floor, yan po yung view na makikita po. Sobrang ganda po niyan pagka medyo paggabi na. Dahil talagang ma-amaze ka dahil nakikita doon ang tunay na ganda paggabi dahil sa mga Christmas light. Lalo na po yung tulay na yan, sobrang ganda sa gabi. Tulay talaga. Ano ba tawag dyan? Bakit naman kasi tulay yung lumabas sa big ko? Hindi naman yun yung gusto kong sabihin. Ayun, basta yun guys. Thank you very much. So yun guys, that is my Lola. Siya po yung aking inaalagaan na matanda dito sa Taiwan. She is 97 years old of age. Siya po ay nakakalakad pa, nakakapagsalita. Medyo bingi kasi malakas magsalita na kahit minsan pag tinatawag niya ako nagugulat pa po ako. So bingi po si Lola. Medyo kasi nga malakas ang boses. Pag may high blood ka eh baka lalo kang magasakit sa high blood sa lakas ng boses niya pag tinatawag ka. So yun po.
Kumbaga dyan sa sakit ni Lola, marami siyang ano, marami siyang sipon. Plema. May plem siya, ganun. May plem. Yun. Yun yung pinangano niya. Yun yung pagkakaintindi ko sa kanyang sakit. May plem siya. Si Lola yung ayaw na ayaw na nagpapapicture. Pero okay lang naman sa kanilang anak. Okay lang naman. Kaya ko nga siya nabidyohan ng ganyan. At the time, medyo malamig pa. Nakalimutan ko na itong month na nasa ospital si Lola. Medyo malamig sa months na yan. Pero forget ako kung kailan ba yan. Pero this year lang po yan, ha. Bago lang po yan. Halos kulang sa 1 month yata kami nag-stay sa, ano, sa hospital. Bali public hospital lang din po yung pinasok namin, hindi po private. Yan sa room na yan is ang patient yan is 4-4 po. Sa ward, pagka naka-stay ka sa ward, medyo mahirap, mahirapan ka na matulog kasi walang tulugan ang mga nagbabantay sa matanda na inaalagaan. Ayan, thank you guys. Thank you very much sa inyong pagtiyaga na pagtambay at panunood. Yan ang aking Lola. Kapag nagkaganyan siya, nakapagpahinga din siya nung pagganyan. Pag nakapikit lang lagi ang kanyang mata. So, yan yung para makapagpahinga din ang mata niya. Minsan naman ay nakakatulog talaga na siya. Ganyan po si Lola. Minsan, kahit po nandito yan sa amin, dito sa bahay, pag nakaupo po siya doon sa kanyang upuan, talaga pong nakapikit ang kanyang mga mata. Yan. Tapos may time naman na naghahanap siya ng grinder na, kasi siguro matamad din. Kasi minsan kasi may grinder na rin naman ako. Ayan, thank you guys sa inyong lahat. Salamat po ng marami sa inyong pag-BGBG dyan.